ating background about Team Tara, na-meet ko lang sila during this pandemic. Ano siya eh, parang I have been busy, you know, onboarding talents para sa aming InCircle network. Tapos tumingin ko sila dalawa, instant, as in sobrang ang gaan na love ko sa kanila kagad. Kasi they're so charming, as in, nung nakausap ko pala sa kanila sa Zoom, tapos ina-explain ko yung company namin, what we offer, our services. Parang ano sila, ang gaan nila kausap and ang gaan nila kapit. So I'm very excited to, ano, I'm very excited to, you know, to catch up with them tonight, with you guys. Guys, ito na! Hello! Team Tara! Yes. Hi, I see. Hello. Hi, hello guys. Good job. Hello, hello. Good evening sa lahat ng mga nanonood. Hello, Team Tara. Hello, I see. Good evening, I see. Good evening. Ang cute-cute niyo naman. Hello, guys. Thanks for doing this. Salamat. Thank you. Sobrang ano, it's our honor. Well, first honor. It's our pleasure po. Sobra. Ako din. Actually, natutuwa, ano, Sarah Tanch, ano siya, nung in-upload namin yung, ating trivia lang, nung in-upload namin yung picture niyo sa Instagram, na parang, uy, we're guesting Team Tara, grabe yung reaction. As in, like, grabe yung mga tao na parang, Team Tara, as in, like, buong, hanggang 12 midnight, may nagre-react na Team Tara. So, how does it feel to get this, ano, reaction from all your followers and friends? Sobrang, we really felt overwhelmed kasi for 1 year pa lang kami nagvo-vlog. And then, alam mo yun, makaramdam ka ng pagmamahal and appreciation from those people na mga worth it sila, yung hindi lang basta-basta mga tao. Sobra amazing, I see. Ikaw lang. Yes. Sarap sa feeling. Nakakatuwa ang support at love ng Team Tara. Nakakatuwa ko. Yes, paano siya? Pero paano nag-start ba tong ano? Paano nag-start ang Team Tara YouTube channel? Pero let's start muna, of course. Gusto malaman ng marami. Parang, how you guys met? Paano ba? Sino ba nang ligaw kanino? Parang, paano ba? Isa pang love life. Actually, wait lang nga. Magpupunas lang ako. Kinakabahan kasi ako. Wait lang. Si Sarah muna. So, sige, how we met? How we met po ba? Oo. Sige. So, yun nga, as flight attendant, magka-batch kami IC sa isang airline dito sa Philippines. Yun. So, dun kami nag-meet. And then, sino bang naligaw? Ako ata. Pero paano nangyari? As in, sino parang, did you invite her for coffee? Or, as in, nagkataon lang that, paano, gusto ko malaman yung buong love story niya. Sorry, kinikilig ako. Nagsimula siya unexpectedly talaga kasi kaming dalawa ni Sarah. Si Sarah noon, single din siya. Ako, long story short, paano ba? Sobrang biglaan lang talaga I see. Sobrang parang parang na-magnet kasi ako. Yun talaga yung parati ko sinasabi na magnet ako sa soul ni Sarah. Hindi siya sa gender niya ako. Kasi first time namin pareho. You're each other's firsts na ano eh. Oh, nice. Okay, tapos? So yun, ako actually, tinatry ko kasi kinikilig ako sa kanya eh. Gusto ko lang siya pasiyahin, gusto ko lang siya, parang ang sarap-sarap niya alagaan that time. Hanggang ngayon. So yun, tinuloy-tuloy ko without expecting anything. Hanggang sa, yun, gusto din pala niya ako. Char! So sana, marami mga comments. May mga nagtatanong na ano siya. Galing kay, kasi bilang YouTube ang pinag-uusapan natin. Ano, what's the best and worst thing about YouTube? Number one muna yung pinaka-ayaw nyo about YouTube. Sige, unahin natin yan para. Yung pinaka-ayaw, kasi kami as baguhan na YouTuber, yung pinaka-ayaw ko, especially sa akin, kasi kay Sarah, parang wala naman talaga nagbabash kay Sarah, more on sa akin. So, yung parang feeling nila, entitled na sila sa buhay mo, porque nag-share ka in public. Mm-hmm. Parang yung parang, it's a struggle for me to accept kung ano yung pinasok ko. Parang, Kasi hindi tayo naging handa, no? Hindi tayo naging
Alam mo, and ako advice ko sa inyo bilang of course, you're para ko na kayo mga babies ngayon. Ano siya? I think it really comes with the territory kasi kung sabi nga ni Benedict kanina, parang the more na may nagmamahal sa inyo, pero meron din mga tumataas ang kilay. So parang I think the best advice that I could give you is the art of deadma. Pero pag medyo tumodo na ng konti, parang yun na yung, siguro yun, i-report nyo na. Ito, naghang ata. Naghang. Okay, hi guys. Sorry kanina. Anyway, nag-end lang ng very light. Pero let's wait for Team Tara again. Ayan. Hi guys. I'm sorry. Ano nangyari? Okay lang. Ano siya? Actually, ano talaga ang internet connection ngayon? So, anyway, ang usapan natin kasi kanina, ang chikahan natin is about, of course, dealing with bashers. So, ang advice ko sa inyo, of course, bilang, sabi nyo nga, parang ngayon medyo nakaka-tense pa siya at medyo bago kayo. I think it comes with the territory. Pag dumadami yung followers mo, dumadami din ang bashers. And parang you have each other naman. So, yung pag-ibig nyo and yung pag-ibig ng fans nyo, yun yung kapitan nyo. Yung mga bashers dapat dead malang. Saya sana sa ako rin. Dito lang sa halaman. So, ano siya? Dito lang ako, friend. Baka may rereto kayo sa akin. So, ano siya? Ang dami mga nagtatanong sa inyo. Parang, anong advice? May nag-aaway ba kayo? Kasi yung content nyo, kasi like, sobrang kilig. Parang, paano kayo magtampuhan? Naku, parang ano ba? Na? Sa totoong buhay. Sa in reality, nag-aaway din talaga kami. Like, yun naman talaga yun eh. Kaya nga sinasabi ko parati sa vlog namin na hindi porket nakikita nyo kinikilig kayo is gusto ko makita nyo kami as parang idols or perfect na. But we are conquering it. We are working out each other's differences. Tama naman po, di ba? Or just like normal couples na pinagdadaanan. Oo. Pero sino madalas yung pag-awayan? Like, mga simple things lang, like, kunwari, laundry, mga ganon. Ano mga pinag-awayan yung madalas? Kasi I see for 5 years or magsi-6 years na, ever since, parang ano kami, parang magkasama na talaga kami sa bahay. So, alam mo yun, sa sobrang masyado comfortable ninyo sa isa't kilala. Isa, parang masyado nang kilala niyo ang isa't isa, yung mga unting bagay. Pero nakakatawa kasi, kahit yung mga kunari, mag-aaway kami kaunti, pero tatawanan lang din namin. Maya-maya lang. Oo. So, yun. Saka, pero ikaw, importante sir. Doon. Sige, go love. Sorry. Ikaw daw, love. Ano ba yun? Oo, ikaw sa... Loading po tayo. Sorry, medyo mahina po yung internet. Okay lang. So actually, happy na ako makita kayo dalawa. Sige, eto na lang. Eto, tanong ko sa'yo, Sarah. Or tanong... Sige, si Sarah muna. Sino ang masilosa sa inyo? siya po. Siya yung masilosa. Pero... Like, paano siya magselos? Like, ano yung pinaka-worst na pinagsilosa niya? And bakit? Pinaka-worst daw. Yun ba yung ano? Oh my gosh. It really hurts. Ano ba yan? yung ano? Kapanta ko? Sige. Ang cute nila. Siguro nung... Kasi may time na parang nag... Ano ba ito? Cool off kami. Pero magkasama pa rin sa condo, sa house. Parang weird, no? Best friends na kunyari kami, ganyan. Pero yung... Cool off, oo. Nagbabantayan pa rin sa bawat isa, ganyan. So, yung nung time na yun, syempre, sobrang broken-hearted ako, lungkot ko. Nag-anap ako ng mga friends. Kaso ang nalaman niyang na-meet ko noon is yung ex ko. So, sobrang galit siya noon sa akin. Sobrang selos. So, ano siya? I think, ang importante naman dun is nalagpasan nyo na yung pagseselo. Yeah. So, ngayon mag-ano naman tayo, okay? Tapos na tayo sa selos, tapos na tayo sa away. Dahil sa ano naman tayo? Sa longevity ng relasyon. Actually, pag nakikita ko kayo, parang, oh my God, I wish I had that relationship goal. Sobra. So, parang, anong advice nyo sa mga couples na nagsistart pa lang? Or sa mga singles na hoping magkaroon ng mga jowa, yun na mga napapasana all, anong advice ang mabibigay niyo to a long-lasting relationship? Anong sikreto ng Team Tara?
kailangan siguro may isa keeper. Yung sob kasi for me, ang naramdaman ko kay Sarah, unconditional love. Na yung tipong kahit hindi ko deserve, pero minahal niya ako. Yung mga masasama akong ugali, kung ano ako, yung baho ko. Yung lahat minahal niya. So, sometimes kasi diba tayo, usually pag nagmahal tayo, mahal lang natin sila, pero once nakitaanan natin sila ng hindi maganda, let go na agad tayo. Pero siya yun. Minahal sakit niya. Sakit naman na anak ko. Pero tama ka, parang love your partner despite the imperfections. Ikaw naman, Sarah. Ako naman siguro before ka pumasok sa ganong relation ay sa relationship, make sure i-check mo rin muna yung sarili mo na are you really ready for this, kasi hindi siya biro lang na pasok ka lang tapos labas ka lang ulit. Like, depende naman din sa tao kung ano ba yung mga pinagdaanan niya. Kung naman may natutunan siya sa relationship na yun, malay mo, maging stronger person siya, di ba? Tulad niya, sobrang naging strong siya dahil madami siyang pinagdaanan. Naging jowa, ganun. Yun, depende sa tao. Kung sa akin naman kasi, yun, always choose to love. Basta yun eh, parang sobrang malakas yung power. And then, it's all love eh, kasi hindi siya madali, pero every day you get to choose her every day. Ang ganda, alam mo, ang ganda na, ano, kinikili, alam mo, actually, hindi eh, parang, inaano namin tong episode na to, sabi ko, Tintana, grabe, dami kinikili kay Tintana, parang, actually ngayon mas kinikilig pa ako sa inyo kayo pa kasi yung love niyo sa isa't isa nagta-translate eh, with your body language, the way you talk about each other, which is yun nga totoong jowa goals, which is so ito naman, let's talk about the LGBTQ community. Like ngayon kasi marami nang mga tayo, we're influencers na LGBT. So, parang I wanted to get your take dun sa nangyari recently na napalaya. Na, of course, yung bumatay sa ating ano. Alam mo, yung mga ganong mga issues within the LGBT community. Is that something that you champion na din? Wait, naka. Ulit ko pa siya. Ano siya, parang ngayon kasi ang dami, like with ano, ngayon kasi parang ano na kayo, icon na kayo sa LGBTQ community. And anong take nyo dun sa ano, kasi diba si Jennifer, yung murdering Jennifer Laude, and I think tayo lahat as members of the Rainbow Flag, I think na-offend tayo lahat. So parang, how do you respond to that? As in ako kasi ganit pa rin akong ngayon eh. ako for me, dapat hinandle siya kung paano i-handle ang tao without any gender. It's a soul. Correct. Diba? Parang, yes, it is. Paano ba? Oo, diba? Pero ang hirap lang din kasi talaga intindihin yung naging decision ng mga may power. Yeah. Diba? Ang hirap, diba? Parang nakaka-bother siya. And parang ako, it's very personal to me. Kasi syempre, paano natin, sister natin yun eh. So parang I think, I just wanted to get your opinion on that. Kasi nga, yun nga, parang people look up to you na rin. So parang I think ngayon, alam, hindi ako magugulat kung meron naki-endorsement like in the next few months. Wow! Wala. Yes, oo. Correct. Para magdilang anghel at dahil yan sa in-circle. Yes. And ngayon naman, let's talk about hopes and dreams. So ngayon, alam niyo, your YouTube channel is growing, tapos may mga brands na pumapasok, and of course, you're very much in love. What's next for Tintana? Ano pang plano niyo in the future? Ito lang. Siguro yung kasi nalalapit na yung aming 6th year anniversary. Wow. Oo, dami nga nag-comment kanina. Parang ano daw plano nyo na sa 6th anniversary nyo? Ayan, wala pa. Hindi. Mahirap kasi lockdown.
diba, sobrang nasira lahat ng plano natin this year. Diba, sana makapag-travel, makapag... Pero, masyado naman tayong, ano, diba, kung yun lang yung goal natin, yun lang yung plan natin. Mahirap, mahirap din talaga. And siguro yung upcoming na third batch of merch, yan yung something na may offer namin next para sa mga Team Tara. Yan, meron kaming mga, ano pa ba mga plans lang? Recently kasi I see nag-invest kami ng land. Yan. Yung pinapangarap namin lupa. Kasi kami dalawa ni Sarah, yung family namin, pinaramdam kami na may sarili kaming bahay, pero nawala dahil sa sakit or dahil nawala ng work. So, pangarap namin dalawa ni Sarah yun. So, recently lang, nag-invest kami ng land. And what's next for Team Tara? Sana ma-achieve namin yung mga goals pa namin together. Sana kung yung normal couple kaya nilang mag-settle down, sana kami din. Sana tayo lang. Correct. And ano siya, inspiration kayo sa nakakarami kasi ano siya eh, dami siyempre kung, I think, ako ha, ito personal opinion ko, na dito sa bansang to, medyo matagal-tagal pa natin mananasan ng same-sex marriage. Baka hindi nga natin makapunta ni, kasi wala, hello, Soji Bill pa lang, parang ano pa tayo, na back to zero ulit tayo. So, I think, ano siya, ako, I wish the best for you guys. And, ano siya, you're a testament na parang, ang tunay na pag-ibig, wala kinikilala kasarian. And, I think, ano siya, in terms of kasal, in terms of setting down, parang ngayon kasi, it's just a piece of paper. Pero syempre, hindi naman tayo nandun sa kasal para like, sige, gusto natin mag-wedding gown, mag-ano, para lang, I think, andun tayo para we should enjoy the same rights as everyone else. Parang, it's not asking too much naman, di ba? Yes. So, eto, go ahead. Sorry. Especially kasi ako nag-resign na ako sa airline. So, siya, may mga benefits siya na syempre, as a partner, hindi ko pwedeng, wala akong parapatan. Parang sana kahit mga ganun lang or yung pag, alam mo yan, parang sa mga properties, at least para may legalities. Or pag nagkasakit yung isa, ako yung legal na mag-aalaga talaga sa kanya, yung mga ganun. Correct. And yun nga, yun yung mga things na hindi natin, alam mo yun, parang I think, hindi natin makikita din sa Pilipinas. I mean, kaya nga, ano, may plano ba kayo mag-abroad dalawa? Hindi naman, pero ano kasi, baka doon kami, if ever, magmakasal. Saan? Not here. Pero saan? Sa US or? Pwede, oo. US. Oo, sige. Sige, ako nagagawa ng gown nyo, ha? Nagtakit. Pero alam mo, actually, dyan ako natutuwa sa mga stories of love na parang alam mo yan. And lastly, sige, before tayo mag-end, anong message nyo para sa isa't isa? Kikilig ako. Sige, sana ikaw muna. Sana to touch muna, then touch to Sarah. Then message sa Team Tara. Go. Wow. Love. Gusto ko na you always believe in yourself kasi you're really doing a good job. You are an awesome woman and I love you for that. And I'm so proud na we can show this, we can share this to other people, the love that we have, the person that you are. Yung ikaw, minamahal mo ko, ako, minamahal kita. Napakasarap i-express lalo yung pagmamahal na yun. I'm so blessed to have you and Daddy. Kung sa interview. Ayun po. I love you. Yes. Okay, ikaw naman, Tan. Daddy is my son. Opo, kasi... Opo. Sorry. Ako naman yung message ko for you. Thank you for accepting me for who I really am. Lalong-lalo na yung mga ugali kong hindi ka lunok-lunok. May word bang ganun? Sorry, Bisaya. Yung mga ugali kong hindi ka lunok-lunok. Oo, ganun. Hindi ka lunok-lunok. Sorry.
mga ganun. Oo, gets, thank gets. Thank you dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararamdaman kung ano ang tunay na pagmamahal. Ever since nagsimula akong jumowa bells, mga 15 years old pa lang ako. Aga ha? Alam ko. Alam ako din naman. Alam ko sa sarili ko na hindi yun yung love eh. Pero thankful ako kay Lord dahil binigay ka niya sa akin. Kahit na napaka-anghel mo, napaka-bait nito, IC eh. Talaga so, ba? Kailan niyo mo sinasabi na mabait siya, sinasabi mo na ikaw naman yung ugali, hindi ka nunok-lunok. Gabi naman, no? Naman ganun. So, ano, sobra talaga, sobra. Kaya, I am really excited sa lahat ng mga kaya nating gawin or magagawa natin together hanggang tumanda tayo. And I'm excited na i-share sa public or kahit sa family namin na Team Tara. Witness kayo sa kung anong meron kami. Witness kayo sa pamilya namin na hindi man perpekto sa mundo pero pamilyang mahal na mahal namin. Pamilyang mahal na mahal ng anak namin. Yun po. Nakakilig kayo, grabe. Ano ba yan? Lord. Guys, Tanch, Sarah, thank you so much for doing this. Salamat ha. Uy, gawin natin ito ulit. Kailangan mag-part 2 ito soon. Tsaka kung okay na lahat, pwede ba mag-lunch tayo? Like kahit naka-ano, naka-mask, ganyan. Magkita tayo. Gusto ko mag-chikahan about, ano yun? Witness sila. We will see you soon. Yes, yeah, see you soon. Guys, salamat. Thank you so much. Ay, may talas sila pala message sa Team Tara pala. Ayan. May message. Siyempre, we are so grateful for all of you. For all of you, Team Tara. And hindi naman simula ngayon or dati since nag-start kami mag-share ng buhay namin, hindi namin mafe-feel ang gantong overwhelming love na pinapa-feel ninyo sa amin. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung anong ginawa namin, bakit na-deserve namin na mahalin, or lahat ng support na binibigay ninyo, sobrang satisfied kami, contented kami. Kahit na hindi na kami mag-millions or what, basta importante, eh, totoo lang tayo, totoo kami, totoo yung pamilya namin. Happy kayo sa kung ano kaya namin ibigay sa inyo. Satisfied na kami, and we are grateful for that. Yes. And actually, hindi naman kayo mahirap mahalin. Nagkamahal-mahal naman talaga kayo because you inspire us all. So guys, thank you so much and I hope to see you soon. Thank you. God bless, guys. See you soon. Ipapadala ako, ha. Text tayo. Sige. Bye-bye. Thank you. Thank you, Team Tara. Love you. Thank you, Team Tara. Ate Magal. Thank you. Thank you. Team Butika! Bye-bye! I'll see, thank you, Isaac. Bye! Sige. Paano ito?